Pops, alam mo ba yung DRT? Hindi pa eh. Hindi mo alam? Kilala mo ba si DRT? Hindi. Pops, kilala mo ba yung si DRT? DRT? Pops, alam mo ba yung DRT? Hindi mo alam yan? Pops, alam mo ba kung saan yung DRT? Hindi ko alam, Pops. Saan ba yun? So what's up guys, it's 36 ng umaga at tayo ay may rides. Kasama natin ang pre-rider. Yan, proud member ako ng pre-rider brotherhood. So bali, may pupuntahan tayong lugar. At kung napanood niyo yung intro, ayun, itinanong ko na kung saan yun at kung sino yun. Doon tayo pupunta sa lugar na yun. So basically yun ang topic ng vlog na to. Aalamin natin ang bagay-bagay tungkol kay DRT. So yan, kasama ko si Mrs. Bali, OBR ko siya at cameraman din. Yan, oh, tara na. Ang tanong, sino si DRT at saan makikita si DRT? Yan ang ating aalamin. Kung rider ka, siguro alam mo na kung anong ibig sabihin ng DRT. Kung taga-Luzon ka at particular sa Bulacan, malamang napuntahan mo nito o narinig na ito. Pero sino nga ba si DRT at saan ito matatagpuan? So, tinanong natin ang mga kababayan natin at ito, panoorin ninyo ang kanilang mga sagot. Pops, alam mo ba yung DRT? Hindi pa eh. Hindi mo alam? Ano yun? Ano yun? Lugar sa Bulacan yun. Eh, kilala mo ba si DRT? Ay, hindi pa. Hindi, hindi mo alam yun. Kung sakali ba, gusto mong pumunta sa DRT? Oo naman. Pop, kilala mo ba si DRT? Hindi. Alam mo ba yung sikat na puntahan ngayon sa Bulacan, DRT? Hindi po, hindi ako taga Bulacan. Ay, hindi ka taga Bulacan? Hindi, yung DRT kasi yun, yung sikat na puntahan ng mga rider. Yung DRT, tao yan. Gusto mo malaman kung sino si DRT? Ito si DRT, sabihin ko. Pop, kilala mo ba yung si DRT? DRT? Oo, DRT. Yung sikat na puntahan ngayon ng mga rider? Ay, oo, alam ko yun. Alam mo yun? Napunta ka na doon? Hindi pa. Kaya sikat lang eh, sikat. Pero kilala mo si DRT? Oo, DRT, kilala. Kilala mo siya. Tao yun eh, kilala mo siya. Ay, hindi mo kilala. Hindi mo kilala. Alam mo, DRT na ano? DRT na, sabihin ko sa'yo kung sino siya. Sino? Boss, alam mo ba yung DRT? Hindi mo alam yan? Yun yung sikat na puntahan ngayon sa Bulacan. Yun alam mo ba kung sino si DRT? Hindi, nasabihin ko sa'yo. Pop, alam mo ba kung saan yung DRT? Hindi ko alam, Pop. Saan ba yun? Hindi mo alam yan? Hey. Tao yun eh, si DRT. Ito, sasabihin ko sa'yo kung sino si DRT ah. Sige. Pop, alam mo ba yung DRT? Oo, sir. Alam mo yan, DRT? Oo, sir. Nakapunta ka na doon? Oo, isang beses lang. Ay, isang beses pa lang. Kung may pagkakataon, babalik ka? Oo naman. Okay. Maganda ba doon? Oo, sir. Nakapunta na doon. Lalo yung mga panic doon. Oo. Yung nabalik-balikan doon eh. Oo, tama ka, sir. Eh, kilala mo ba si DRT? Oo, sir. Sino si DRT? Hindi mo lang. Hindi mo lang. Hindi mo lang. Sino si DRT? Kasabihin ko sa'yo sa... Siya. Ang DRT ay pinaiksing katawagan sa pangalan ni Doña Remedios Trinidad. So yan, alam niyo na na ang DRT ay Doña Remedios Trinidad. Pero sino si Doña Remedios Trinidad? Bago natin alamin yan, alamin muna natin kung saan matatagpuan ang DRT. Ang DRT ay nasa Luzon, partikular sa Bulacan. Ito ay ang pinakamalaking bayan sa lalawigan ng Bulacan. Nasasakop nito ang halos 1/3 ng lalawigan. Guys, alam nyo ba na ang bayan ng DRT pala ay may antas na first class municipality? Ibig sabihin kapag tinagore ang kang first class
municipality, malaki ang kinikita ng bayan mo. At bakit hindi? Noong 2017 ay nagtala ito ng 206 na milyong piso. Yun ay kabuuang kita pa lamang. At ang bayan na ito ay merong asset noon na 610 million pesos. So ibig sabihin napakayaman ng bayan ito. At paano naman nila kinikita ang ganun kalaking halaga? Alam nyo ba guys na unang-una, ang bayan pala ng DRT ay isang agricultural na bayan? Tama ka, adventure ang narinig mo. Agrikultura ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito. Biruin nyo, nagtatanim pala sila dito ng pinya, ng kape, mais at iba pa. Eh ang alam ko, yung pinya saka yung kape sa mga malalamig na bayan lang yan tumutubo. Meron pala dito yan sa Bulacan. Akalain mo yun, ka-adventure, di ba? Lalo yung kape nila dito, yung tinatawag na talbak coffee. Napakasarap nun, ka-adventure, pag natikman mo yun, sinasabi ko sa inyo. Ang sarap ng kape na yun. Lalo na kung pupunta kayo dito, malalanghap nyo sa sariwang hangin. Buhay probinsya talaga. Alam nyo ba na hindi katulad sa Maynila, ang bayan na to hindi talaga polluted. At napakakunti lang ng mga naninirahan dito. Sa katunayan nga, nung last census ng 2015 ay nakapagtala lamang sila ng humigit kumulang 23,000 katao ang populasyon lamang dito. Pero syempre, ngayong 2021, sigurado nadagdagan na yun. Wala palang final na bilang kung ilan. Kasi yung iba, pinili nilang manirahan dito eh. Bumili sila ng lupa dahil napakamura lang ng lupa dito. At yun ay isang magandang oportunidad para sa isang bayan na ngayon ay may umuusbong na malaking potensyal sa larangan ng turismo. Ano ba ang ibig ko sabihin doon, ka-adventure? Kasi alam mo ba na sa sobrang dami ng pwede mong puntahan dito sa DRT, hindi mo kakayanin ng isang araw lang. So, mas maganda kung tutuloy ka sa isang ibig sabihin ay paupahang bahay o transient ba na tinatawag. Kasi kung isang araw mo lang balak na pumunta dito o mamasyal dito, eh kulang yun. Alam mo ba na baka isa o dalawang lugar lang ang mapuntahan mo dito? Unang-una na, yung Tilapilon Hills, yung sikat ngayon na puntahan ng mga turista. At saka yung Balistada Hill. Kalahating araw yan eh, para mapuntahan mo. Tapos yung mga magagandang talon dito, kagaya na ng unang-una, yung Secret Falls, yung Talon ni Eva, Talon Lucab Falls, Talon Pedro Falls, Talon Pari Falls, at yung 13 Falls na tinatawag. At saka yung Verdivia Falls, na malaking falls yan. Saka yung Zamora Falls. Biruin mo, kung isang araw ka lang pupunta dito, kulang yun, sinasabi ko sa inyo. Kulang yun. Kasi kung may budget ka naman, at talagang gusto mo ng adventure, at gusto mong mag-enjoy, eh, sinasuggest ko sa iyo, kumuha ka ng transient house. Mura lang dito yun. Mura lang talaga siya. Isa o dalawang araw, masusulit na ng buong pamilya mo yun, o ng grupo ninyo. Sulit na sulit. Siguro una, alis kayo ng umaga, tapos akitin nyo yung Tilapilon Hills, o kaya yung Balistada Hills. Tapos kinabukasan, punta naman kayo ng falls. Maganda sa 13 falls at saka sa Valdivia Falls. Sinasabi ko sa inyo, masusulit talaga ang gala ninyo. Alam nyo ba na sa laki ng DRT, ang dami nyo mapupuntahan dito. Kung hindi ako nagkakamali, nasa ano to eh, 93,000 hektarya. At sakupan ito ang ilang lupa at ilang bulubundukin ng Sierra Madre. At alam nyo ba na tinaguruan din itong Bulacan's Last Frontier? Ano ba ang ibig sabihin nun? Kasi isa itong hangganang teritoryo o border na tinatawag. At nasa paligid nito ang tatlong probinsya. Ang Nueva Ecija, ang Aurora at ang Quezon. Ganun siya kalaki. Tatlong probinsya. Tatlong hangganan ang pinamamagitan nito. Mantakin nyo yun, ganun siya kalaki. Samantalang meron lamang itong 8 barangay. Ang barangay ng Bayabas, Barangay Kabayunan, Kamachin, Kamachile, Kalawakan, Pulong Sampalok, Talbak at Sapang Bulak. 8 barangay lang at ganun siya kalaki. At alam nyo ba na napakabata pa ng bayan nito?
Nabuo lamang ang bayan ng Doña Remedios Trinidad noong 1977. Kung susumahin mo, simula 1977 hanggang ngayong 2021, nasa 44 years lang ang bayan ng DRT. Alam nyo kasi ganito yan. Sa original na mapa, ang 7 barangay na napapaloob ngayon sa DRT ay dating bahagi ng Angat, Bulacan, North Sagaray at San Miguel. Dati yung pulong Sampaloc at yung barangay Kamatsili parte ng Angat. Tapos yung barangay Bayabas at yung barangay Kabayunan ay parte naman ng North Sagaray. Tapos yung Talbak at yung Kamatsin at yung Kalawakan, barangay Kalawakan ay dating parte ng San Miguel, Bulacan. Biruin mo yun, 7 barangay out of 8 barangays galing pala sa ibang bayan. Curious ka na ba kung paano nangyari yun? Gusto mo bang malaman kung paano nabuo ang bayan ng Doña Remedios Trinidad? Pero bago ko sabihin sa inyo yan, kilalanin muna natin kung sino si DRT o si Doña Remedios Trinidad. Ang buo niyang pangalan ay Remedios de Guzman Trinidad, o mas kilala sa palayaw na Miding. Siya ay pinanganak sa Baliwag, Bulacan noong April 5, 1902. Ang kanyang ina ay si Marciana de Guzman o Sianang, natubong Kapis. Samantalang ang kanyang ama ay hindi naman nakikilala o wala sa history ng mga libro. At sa personal na dahilan siguro, dahil karamihan sa angkan ng mga Trinidad ay sa Santa Barbara sa Baliwag, Bulacan nakatira. Pagtungtong ni Miding sa tamang edad, siya ay nanirahan sa Maynila kasama ng kanyang Kuya Ricardo o tinatawag ding Karding at ng isa pa niyang nakababatang kapatid na babae na si Regina. Kalaunan, si Miding ay kinailangan magtrabaho. Siya ay pumasok sa isang ampunan sa Maynila. Ito yung tinatawag na Asilo de San Vicente de Paul, o mas kilala noon na Casa de San Vicente, na tinatawag din ng ilan na Looban Convent. Dito ay marami siyang natutunan at sa loob ng maraming taon, siya ay natutong magluto, manahi at magburda at marami pang iba. Paminsan-minsan siya ay dinadalaw ng kanyang mga kapatid. Noon, sinasabi ng ilan na ang kumbentong ito o ang Asilo de San Vicente de Paul ay dinaraanan ng mga nasa alta o yung mga mayayaman. Dito namimili sila ng magagandang tela na may burda. Meron ding ibinibenta dito ang mga embutido, longganisa at tocino na gawa ng mga empleyadong namamasukan dito. Yung iba sinasabi rin na kung gusto mong makahanap ng mabuting asawa para sa iyong binatang anak, dito ka pumunta dahil dito mo makikita ang mababait na dalaga. Ano nga ba ang koneksyon nun sa mga pinagsasasabi ko? Bakit ba tinawag na Doña si Miding o si Doña Remedios Trinidad? Ganito kasi yun. Noong 1928, si Miding ay nakapag-asawa. Siya ay kinasal kay Vicente Orestes Lopez Romualdez, ang anak nila Don Daniel Arcilla Romualdez at Doña Trinidad Otidad Lopez Romualdez, mga mayayaman na galing ng Leyte. Noong unang panahon ng mga Spanish kasi, pangkaraniwan na sa mga Pilipino na kapag mayaman ka o nasa alta ka ay tinatawag kang Don o tinatawag naman na Doña bilang pagkilala sa estado ng kanilang pamumuhay noon. Subalit, itong si Miding ay pangalawang asawa lang pala nitong si Vicente. Dahil itong si Vicente ay meron ng 5 anak sa una nitong asawa noon. At samantalang sa kanilang pagsasama naman ay binayaan sila ng 6 na anak. Ito ay sina Imelda, Alita, Armando, Concepcion, Al at si Benjamin. So ayan, sa mga binanggit kong pangalan at mga apelyido, natutunugan nyo na ba kung sino si Doña Remedios Trinidad? Ngayon kung hindi pa, sige sasabihin ko na nga. Baka magalit kasi kayo sa akin eh. Ganito kasi yun. Noong September 13, 1977,
Ang taon kung saan napapaloob pa noon ang buong Pilipinas sa batas militar o yung martial law na ipinatupad noon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, kung saan naglabas siya ng isang kautusan o yung tinatawag na Presidential Decree Number 1196 na binuo o tinatag ang bayan ng Doña Remedios Trinidad. Isang bayan na ipinangalan at hinango ang pangalan nito sa kanyang bienan. Tama ang narinig mo. Si Doña Remedios Trinidad ay bienan ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nanay siya ni dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Pero may mabigat silang dahilan dito. Dahil si Doña Remedios Trinidad naman daw ay isang Bulakenya na tubong baliwag. Naturalmente maraming nagtaas ng kilay noon at nagtanong, pero sa sarili na lamang nila. Bakit nga ba sa kabila ng maraming Bulakenyo na bayani noon na mas karapat-dapat katulad nila Marcelo del Pilar, Mariano Ponce, Gregorio del Pilar, Isidro Torres at marami pang iba, eh bakit ipinangalan sa bienan ng Pangulo ang isang bayan? Well, ang masasabi ko dyan ay kung ikaw ang presidente at namumuno ka sa loob ng isang martial law, nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan at lahat ng karapatan na ipangalan ng isang bayan kung kanino siya gustong ipangalan kahit na sa bienan mo pa ito. At yon ang aking napag-alaman. Subalit datapwa at kung ano pa man yan, wala na tayong magagawa. Ang masasabi ko na lamang ay napakaganda ng bayan ng Doña Remedios Trinidad. Tayo ay nasa taon ng 2021. So move on na. Matagal ng panahon yan. Wala na tayong magagawa. Okay? Napakaganda ng bayan na to. At iyan na nga ka-adventure, kung meron kang natutunan at may napulot kang kaalaman sa mga pinagsasabi ko, baka maaari mo naman akong suportahan, pindutin mo yung like na buton at kalimbangin mo at patunugin mo lahat yan upang kapag may bago akong video ay malalaman mo kaagad at mapapanood mo agad at ikaw ang mauuna. Okay? Maraming salamat ka-adventure. Muli, ito ang Ron TV. At peace out, man.